morning. Ang gusto kong iluto, ngayon ay ano? Kilala niyo ba 'to? Ito, kilala niyo ba 'to? Ayan. Suso or pilipit Tagalog. Suso, lalagyan natin siya ng gagatain natin. Lagyan natin siya ng gata at saka labong. Ito yung labong. Fresh na fresh. Mabibili sa palengke. Pero ito ay ipe-pressurize ko para mabilis lumambot. Tapos ito yung niyog na kapakayod lang. Yan ang ihalo natin. Tapos meron tayong yung labong. Pwede pa siyang ihalo. Malambot pa siya. Tapos, hahaluan natin ng siling haba, yung pangsigang, luya, bawang, sibuyas. Tapos, titimplaan din natin ng patis. Okay. Wala isali yan. Wala isali yung may ganito. Okay. So, ngayon, gagawin ko muna yung gata. Magpipiga muna ako ng gata. Ng nyo. Palagyan natin ng mainit na tubig. Ayan. Ayan ang una nating gata. Gagatain. Ayan. Mainit siya kaya nagamitan ko ng kutsara. Ayan, ganyan. Ito yung unang gata. Gusto ko lang pakita sa inyo yung proseso para gusto ko malaman nyo na sariwa talaga lahat ang aking ginagamit. Hindi ako gumagamit ng mga ilang araw nang naka-stock sa ref. Hindi yung maganda yun. Hindi na lang yan. Ayun, parang. Init-init. Teka, hindi na natin kailangan ito yung ano eh. Pangalawa. Kasi, hindi naman, sublit lang naman yan lulutuin. Yan lang, ito yung gagamitin natin sa pagpapakulo ng ano, ng labong. Depression natin yung labong. Para malambot. Kasi, may mga matigas-tigas din. Kailangan natin yung pressurize. Bawang, tapos meron din tayo tawag nito labong na pinapalambot ko sa pressure cooker. Pressurize muna natin ang labong para malambot.
siguradong malambot bago natin niluluto. Masukin muna ang ating paglulutuan. Na po. Tingnan natin. Malambot na. Ating labong. Ito siya, oh. Ito natin. Ito na. Ito na siya. Tatapon natin ang tubig nito kasi mapait ito. Actually, pinalambot ko siya sa pangalawang gata, yung ikalawang gata kasi sayang at marami kasi akong gata. Marami akong napiga. Muna natin bago natin ilalagay mga ingredients. Okay, kulo na ang ating gata. Ilalagay muna natin ang ating mga recado. Adjust muna tayo ng apoy. Natin ang bawang para mabango. Masarap. Sibuyas. Ayan. Kulo muna. Ayan ay, kulo na. Na natin ang ating ito. So, yung ating magluto na ating labong, sasabay na rin natin ating labong. Ating patis. Sili. Ito, optional lang ito. Pampakulay lang at saka pabango. Itong red bell pepper. Optional. Tapos, gusto ko lagyan siya ng cube. 4 cube. Simpla natin na asin. Isang asin lang. Natin ng paminta. Brown black pepper. At ang konting seasoning. Okay. Ayan, espeso. Tingnan natin. Tikman natin. Nilagyan ko ng sibuyas na dahon. Ito na ipakita sa inyo. Ayan.
Tikman ko muna yung sabaw. Bang. Tama na. Nilagyan ko ng isang kutsaritang asin tsaka dalawang kutsarang patis. So, tama lang ang timpla. Konti pa. Ano muna natin na konti. Yan, takpan. Tignan natin ang ating susok. Repeat. Ayan. Okay. Kasi right-handed ako. Ayan. Ito, luto na ito kasi hindi naman kailangan Ayan, Ayan. Tama na rin ang timpla niya. Para sure, tikman natin ang isa. Na, luto na siya. Okay, patayin ko lang apoy. Ito, titikman na natin ang ating suso. Tama lang na na-pressurize natin siya. Yan naman. Kung hindi nyo kayang sipsipin, meron tayong ito, toothpick. Pag ayaw lumabas, susundutin na natin. Lumabas naman. Ito yung takip niya. Ito, ganito. Nung araw sa probinsya, perdible yung pangtanggal. Masarap. Sopan. Pagka kayo, ayan pinuto niyo yung buntot nito, dapat ito, dito pa yan. Sulit na. Kasi pagka kunti lang yung pinutol nyo, mahirap tanggalin yung laman. O nga. Takip. Ayan. Ayan. Shout out Kena Lives Bless Mix and Cook Iris Carlon Mama Cups and many more and then itong mga subscriber ko, mga bagong subscriber, ang Bods TV Cooking Mom, Inspired Cooking TV, Joe Chris Videos. Ito yung si bago, si Valerie Happy Kids. Maraming salamat po sa inyo at sinuportahan niyo ako. Nakita niyo yung aking channel, ang aking cooking video channel. Maraming salamat po sa inyo. Till next time.
time. God bless.